natalo ang Pilipinas sa mga Instagrammable na kainan. Masarap na, aesthetic pa, world class. Pero nasa Pilipinas po tayo, kung saan marami tayong mga kababayan, hindi afford kumain sa mga mamahaling restaurant. Gayong pare-pareho naman ang liko ng ating mga bituka na dadayo at pipila kung saan may masarap kahit pa sa mga simpleng barangay. Gaya na lang sa kantong ito ng T. Zamora Street at 10th Avenue dito sa Caloocan City. Kung saan tuwing Linggo ng umaga, humahaba ang pila para sa isang ulam na once a week lang dito itinitinda. Tagong gilagid. Tatlong gilagid talang tuwalya. Sa 15 years na kaming suki dito. Sa kasarola lagi binibili ko dito. Unang pumutok to, halos yung mga anak ko, mga bata pa eh. Hindi pa ganito kalaki to. 25 years na ako bumibili rito. Ang kanilang dinarayo, ang pagkaing Pinoy na may peanut sauce, laman na pinartneran ng bagoong. Ang kare-kare ni Pedri. Minsan lang isang linggo, sabik na sabik ang mga tao. Ang tawag nila sa akin, ayan, si Pedring kare-kare. Ay puro kare-kare ang tindan yan eh. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nasa pwesto na sila para timplahan ang sabaw ng kare-kare na iniluluto sa higanting mga kaldero. Ang isasahog na karne, maskara o mukha ng baka, laman loob, tuwalya at yung karne mismo ng baka na nakabukod sa kanilang kare-kare sauce. Mabusisi ang paghahanda ng kanilang house specialty na inaabot din ng isang linggo. Kaya naman minsan lang din kada linggo nila itinitinda. Una po, nagpapalambot ng mga laman, mga 1 hour to 2 hours po yan. Kasi kailangan po, yung balahibo kasi kailangan yan. Pinong-pino ang pagkakalinis kasi kapag yan, may mga balabalahibo, pag kinain po kasi ng tao yan, matalim yan eh. Binabanlian para matanggal yung mga sebo-sebo. Ang sikreto ng malasa nilang sabaw, mani na sila mismo ang nagbubusa. Dahan-dahan lang ang pagluluto. Yun ang nagpapasarap dyan. Dekada 70 pa raw nung buksan ni Tatay Pedring ang kanilang tindahan, ang kanyang katuwang, ang kanyang misis na si Nanay Carmen. Mayroon kaming ninong sa kasal na Macau, yung sikat na restaurant dito sa Caloocan. Boyching kung tawagin. Biyanan ko nga, nagtitinda lang ng mga mami. Sabi sa akin, kami mag-asawa, magtinda na lang kayo ng ulam. Tinda ka lang kare-kare, wala naman nagtitinda rito sa Caloocan. Balot na lang bagoong! Malapit kami dyan sa Matadero, sa Slaughter House, dahil sa lumang palengke. Naisipan namin magluto ng pang-ulam namin. Naglapitan yung mga tindera. Hindi na kami nakapagtira ng pang-ulam. Nabili na ng mga tao. Ulit-ulit na kami nagluluto. Yung aking asawa, siya na nagtitinda rito. Lumago na ng lumago. Ito ay may impluensya ng kalutong Indian. Ang salitang kare kasi ay nagsimula sa Indian na kakaari, no? At yung mga kaluto nila ay may mga sarsa. Pero worth it nga ba ang isang linggong paghihintay para matikman ang trending na kare-kare ni Tatay Pedring? Ang food vlogger na si Carl Chuidian ang huhusga. Good day mga kapuso, ako si Pops Chuy ng The Chuy Shot ngayong araw. May pupunta tayo isang kainan na nagbebenta ng famous kare-kare. Kaya binihintay natin? Tura! Serpi! Ay! Hello, Boss Joey! Nandun pa lang ako, naaamoy mo yung kare-kare niyo. Kada order, mula 100 to 300 pesos, depende sa klase ng laman. Pinapalinamnam kapag tinernohan ng sarili nilang bagoong alamang. Ito po yung tinatawag naming overload. This is a perfect kare-kare bite. Cheers! Wow! Sobrang rich ng malasa. You have the strong peanut flavor. Medyo may oil din siya ng konti. Pero grabe, parang sinusuntok ng flavors yung mukha ko ngayon. Yun lang ang tinuro ng nanay ko sa amin na huwag tipirin. Ang
pagbibigay sa mga customer. Magtipid sa pera. Oh, magtipid sa pera, pero sa customer, huwag niyong tipirin kung ano yung gusto ng customer ibigay niya. Natutuwa ako dahil kami na ang pinupunta ng mga tao. Napag-aaral namin yung mga anak namin. Pero kung kailan daw natupad na ni Tatay Pedring ang pangarap niya sa kanyang mga anak, siya namang unti-unting pagbagsak ng kalusugan ng kanyang misis. Nagkaroon kasi siya ng goiter sa leeg. Yun ang lumaki ng lumaki hanggang sa kumalat. Naka-5 years din siya. Kaya hindi na ako nakapagdindang ha. Lagi na lang siyang pumapasok sa isip ko. Pag bago ako matulog, naiiyak na lang ako ganun. Sabi ko nga, kunin mo na ako para mamatay na ako. Sasama na ako sa'yo. Eh hindi naman ako mamatay-matay. Lagi ko siyang naalala eh. Pagkayan, nagkakagalit kami. Salitaan lang. Talagang mahal na mahal ko yung asawa ko. Nawalan din po ba kayo ng gana sa pagkain? Ay, natural. Minsan nga eh, hindi na ako kumakain eh. Kaya ang kanilang pwesto ngayon, ipinamana na ni Tatay Pedring sa kanyang mga anak. Ang nanay ko po, number one yan. Kasi po, siya po yung talaga lagi po nagpapaalala sa amin. Kahit anong mangyari, kadyan lang kayo sa mga bangkay na magtinda. Huwag niyong iiwanan yung kare-kare na dahil diyan tayo nakilala. Nung medyo malakas pa, sabi sa akin, basta kung ako'y mamamatay, huwag kayong ihinto ng pagtitinda. Kaya hindi kami huminto ng pagtitinda kahit nakaburol siya. Si Tatay Pedring at Nanay Carmen, parang kare-kare at bagoong. Habang buhay na magkapares! Kapares naman na ng imahe ng Maynila ang mga pumapasada ritong mga iconic jeepney at kung saan daw pumaparada ang mga jeep at iba pang pampublikong mga sasakyan, tsak, dun daw may mura at masarap na kainan. Gaya sa pwestong ito sa Barangay Bangkal sa Makati City, kung saan pinipilahan ang Walastik Pares ni Kabayan. Yung lasa sa yung ano, aliray, napakasarap. Chewy din, pero depende doon sa karne. Solid po dito eh. Dito medyo malapot, parang lahang gatas. From Angolo po, dumayo pa po kami dito kasi po nakita po namin sa ano FB na trending po siya tsaka masarap po. Kung ang iba, ang sahog sa pares, laman ng baka na tinimplahan ng manamis na mis na sauce. Ang bida sa kanilang walastik pares, lamang loob at utak na nakabalot sa plastic walastik. Kailangan talaga naka-plastic yun dahil siyempre hindi man pwedeng isahog sa lamang dahil nadurog yun. Dating driver ng jeep si Fred at ang apat niyang mga anak. Nung nag-pandemic, wala nang biyahe ang jeep. Binenta ko na yung jeep. Binenta namin, bumili kami ng gamit sa pares. Ang pinagbentahan ng kanilang hari ng kalsada na jeep ang ipinampagawa nila ng kariton na naghahari-harian ngayon sa kalsada ng Makati City. Dalawa kami dito ng kapatid ko. Si Ruel sa umaga, ako naman sa panghapon hanggang gabi. Sa una talagang normal yun, ha? Isang linggong lugi ka talaga. Pero hindi sila sumuko, lalo't alam nilang meron silang alas, ang malapot na sabaw ng kanilang pares na pinakuluan nila sa mahinang apoy sa loob ng 24 oras. Siyempre yung pagluluto mo, yung pagmamahal, nandyan dapat yan. Hindi yung basta-basta na lang na ano, barang-barang pagluluto. 70 pesos, unrealized ka na. Baka ba to, baboy? Baka yan, sir. Napakalambot na yan, sir. Panglitabar ito eh. Ayan, ito yung bulalo, check natin. Ang lumbot nun. Grabe. Yung balat, parang jelly type na siya. In fairness, masarap din yung sabaw nila, no? It's been a long time, wala nakakain ng street style pares. And I'm glad na babalik ako sa Walastik Pares. Sir, kamusta? Uy, Sir Chuy ito. Sir Alex, sir, baka pwede mo umorder isa. Oh, yung classic walastik lang. Yun. Kuha ko konti dito nung pinaka-sauce nila. Kuha tayo ng may kanin, karne, chili garlic. Yan ang perfect pares. Cheers. Ganun-ganun pa rin ka ba yan? Siyempre. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging close o malapit sa ating mga pamilya. Hirap man sa buhay, sinisigurong naghahanda tuwing may espesyal na okasyon. Kung
kung saan hinding-hindi mawawala ang classic na pritong manok. Sa sobrang hilig natin sa manok, kulang na nga lang daw tubuan tayo ng mga pakpak. Hanggang ang dating inihahanda lang tuwing may selebrasyon, itinuring na ring street food. Bago pa man maging fried chicken, meron na tayo yung alam na kalutong atin. Yung tinatawag natin sa Tagalog na pritong manok, hindi ito bago sa atin. Ito ay mga sinauna pa. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, dinudumog ang tindahang ito ng pritong manok, ang fried chicken ni Ruel. Pantay na pantay yung luto. Ganda, crispy, juicy sa loob. Kung ang iba, yung parte-parte ang itinitinda, dito, buong manok sa halagang 260 pesos. Ang kanilang fried chicken, dinarayo daw dahil sa malutong nitong balat na ang pampalasa, 14 na taon na raw niyang isinisikreto. Hindi namin minamadaling iluto kasi seasoning, talagang manunot hanggang ilalim. Guys, nandito na tayo sa Marikina, dito sa legendary Aton's Fried Chicken. Actually, magdi-dinner time na at medyo mahaba na yung pila at nagki-crave ako ng masarap na Kanto-style fried chicken. Ibang klase yung lutong, ibang klase yung ninamnam, ang lambot, ang flavorful nun. Taong 1995, nung mula Masbate, lumuwas si Ruel sa Maynila para dito mag-aral. Doon ako natin sa Choying Co. Business nila, fried chicken na. Kaya doon ako natoto paano nila gawin yung pagpreparasyon ng manok. Next to! Nung nakapagtapos, sa kanya naisipan na magpayo ng sarili niyang pwesto. Sa umpisa, hindi wala ganung punan. Yung mga naka-junk nilang mga kariton, ni-repair ko. Yung mga kawalay nila na junk na rin na pinaglumaan nila, nilinis ko. Yung medyo gumanda-ganda na sana buhay namin noon, dumating naman yung galot ng undoy. Yung kariton ko, natangay talaga ng tubig eh. Pati yung mga manok kong stock, nasira din. Misis ko nga, medyo ano na ito, maiyak-iyak na. Pero ako, pinapalakas ko lang talaga loob niya. Sabi ko, kaya natin to. Nangutang muna ako sa Bombay, tapos nagkapuhunan. Yung umpisa ko, 5 lang muna eh. Hindi pa nga pumapayag misis ko dahil natatakot, baka hindi mabinta, sayang, malulugi lang. Pero ako, nilakasan ko ng loob ko talaga. Tapos lang ng undoy, doon na pumutok talaga siya. Yung mga hole in the wall na kainan, yung mga sulok-sulukan na street food, food for the soul, ultimate comfort food. Kumbaga yan yung kinakain mo nung bata ka, hindi lang siya basta pagkain, pero may storya ka naalala. Marami na tayong mga kababayan na mula sa pagiging isang kahig isang tuka umasenso sa pagnenegosyo sa kalsada. Wala silang magagarbong kainan o Michelin star na batayan ng mga mahuhusay na chef sa buong mundo. Pero kuhang-kuha naman nila ang puso at panlasa ng masa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.